Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 3 ng Setyembre at ipinagdiriwang ng simbahan ang paggunita kay San Gregorio ang Dakila, pantas ng simbahan, Santo Papa. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang mga intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng ating mga kababayang OFW, lalo't higit sa bansang Hong Kong. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio, na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, sa salita at sa gawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos
ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag na may mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ang puong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa Kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Dakila mong gawa'y upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Di ka bibiguin sa pangapangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng Kanyang gawa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita.
naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy at lagi nating kasama via live streaming. Paano po ninyo masasabi sa inyong sariling makapangyarihan at mabisa ang inyong salita? How can you say that you have the authority over others? Ang mundong ito, sasabihin sa atin, makapangyarihan ka kapag ikaw ay nasa posisyon. Makapangyarihan ka kapag ikay mayaman. Makapangyarihan ka kapag ikay magaling. Makapangyarihan ka kapag ikaw ay nakatapos. Yun po ang sabi ng mundong ito. At maaaring marami sa atin, yun din ang nararamdaman. Mabisa, sinusunod ka kapag ka ikaw ay makapangyarihan. Pero ang mabuting balita ngayon ay nagbibigay sa atin ng isang bagong katotohanan. Sino ang totoong makapangyarihan? Sino ang mga taong mabisa at makapangyarihan kung magsalita? Ang pinakahalimbawa natin, si Jesus. Si Jesus, kapag ka nagsalita, nangyayari. Tingnan ninyo sa mabuting balita. Ang sabi niya sa masamang espiritu, "Lumayas ka." Anong sabi ng masamang espiritu? "Kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos." Tayo po. Kilala natin si Jesus. Minsan ho'y nakakatuwang isipin eh. Buti pa ang demonyo. Kilala si Jesus. Ay tayo minsan, nakakalimutan natin si Jesus. Parang mas demonyo pa tayo minsan. Hindi niyo gawin naiisip yan. Ang demonyo, kumikilala kay Jesus. Ikaw ang banal ng Diyos. Tayo, nagtatakwil kay Jesus. Kapag tayo nagkakasala, lumalayo tayo kay Jesus. Kapag ka lagi kang galit, kapag lagi kang nanghuhusga, kapag lagi kang naiinggit, ayaw mong kilalanin si Jesus. Ay si Jesus ang tanging tutulong sa iyo upang maging makapangyarihan ka. Kay Jesus lamang natin makikita ang tunay na kahalagahan natin bilang tao. Hindi ang natapos natin, hindi ang posisyon natin, hindi ang naabot natin sa buhay. Iisa ang dahilan kung bakit tao ka. Dahil mahal ka ni Jesus. Hindi ka naman niya lilikhain kung hindi ka niya mahal. Kaya nga po ang hamon sa atin, paano natin masasabing makapangyarihan at mabisa, may authority ang aking pagkatao kapag taglay mo si Jesus?
Sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, hindi ang espiritu ng mundong ito ng sanlibutan ang taglay mo. Ang taglay mo'y espiritu ng Diyos. At tinanggap natin yun nung binyagan tayo. Kaya tayo ay may kapangyarihan na madalas hindi natin ginagamit. Alam niyo po kung anong kapangyarihan yon? Alam niyo kung bakit mabisa at magiging makapangyarihan ka? Dahil ikaw lamang ang may kakayanang pumili ng tama at mali. Kapangyarihan nyo ng tao. Walang sino mang nilikha ang may kakayahang ganoon. Ikaw lang. Tao lang ang may kapangyarihan na madalas hindi natin ginagamit. Tao lamang ang may kakayahan na malaman ang tama at mali. At siya rin ang may kakayanan para piliin ang tama. Mga minamahal, ang bisa at kapangyarihan ng iyong salita, ang bisa at kapangyarihan ng iyong mga iniisip ay dapat nakikita sa ating mga ginagawa. Yun ang pagiging taglay si Kristo. Hindi pwedeng naririto lamang si Kristo. Hindi rin pwedeng naririto lamang si Kristo. Si Kristo'y dapat nakikita sa ating mga gawa. Hindi sapat na iniisip mong mabait ako, matulungin ako, mapagbigay ako, mapagmahal ako. Ito'y dapat nakikita sa ating ginagawa. At ang sino mang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, silang mga mabisa, silang makapangyarihan. Dahil si Kristo ang nagkaloob ng kapangyarihang iyon sa kanila. Sa banal na misang ito, mga minamahal kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, siyang tanging dahilan ng pagiging mabisa at makapangyarihan ng ating mga sinasabit ginagawa, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Gawin mong magkatawang tao sa aking gawa ang iyong pagmamahal upang ang bisa at kapangyarihan ng aking pagiging tao maipamalas at maiparamdam ko sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain sa iyo naway paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Ngayong si San Gregorio'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, ninarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kasalukuyan pong naririto sa atin, nandyan sa inyong harapan, ang mahal na Birhen ng Loreto, ang inatrina ng Sampaloc, Maynila at patrona ng sunog at ng mga sakuna, gayon din ang mga bumabiyahe sa himpapawid.
Siya po'y mananatili dito sa kanyang pagbisita hanggang sa Sabado, pagkatapos ng misa ng alas 7 ng umaga. Tayo'y laging lumapit kay Maria upang lagi niya tayong madalas sa kanyang anak na si Kristo. Amin din pong ipinagbibigay alam sa inyo na ang ating Kapiyo Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway magabayan tayo at madala ng ating pamintuho kay Padre Pio para sa tunay na kagalingang nagmumula kay Kristo. Bahagi po ng mga gawain para sa darating na kapistahan ni Padre Pio, tayo po'y magkakaroon ng free medical mission. Ngayong September 15, araw po ito ng Linggo, meron pong mga doktor mula sa UST ang dadating. Merong pedia, OB-GYNI, ENT, opta at dental, gayon din ang mga surgical na doctors. Kayo po ay nagnanais maka-avail ng libreng gamutang ito. Kayo po'y magpalista sa opisina ng parokya hanggang September 10 lamang. At ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. Tayo may pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama po'y inaasahang magdadala ng kandila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para po sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, again din ang mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo.
Salamat sa Diyos.